Ayan, ako nga pala si Bibiano Suarez Jr. At ito ang Facebook ko. Pwede nyo kong i-add. Andito yung Facebook link ko sa video description. O kaya search nyo lang pangalan ko sa Facebook. At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-trade ng Forex dito sa Pilipinas. Kasi dumarami ng mga Pinoy na gustong matuto mag-trade. Madali lang, sobrang dali lang mag-trade. At susubukan kong sagutin ang mga tanong nyo. I-guide ko kayo step by step kung anong dapat yung gawin at anong kailangan. At bibigyan ko kayo ng mga tips para sa mga nagsisimula na tulad ko. Maliit lang ang puhunan. So una, punta kayo sa website ko, hotshotforex.blogspot.com. Ayan yung link. At scroll nyo dito sa gilid, makikita nyo naka-featured post. Click nyo lang dyan, how to trade Forex. Yan, click nyo. At lalabas yung article na yan. At ayan, ginawa ko yan. So, ano nga ba requirements para makapag-trade? So, ang requirement lang, Forex broker, isang valid ID, isang proof of address, halimbawa electric bill, ganyan, at isang at credit card o debit card na pang deposit nyo. Kung wala kayong credit card, huwag kayong mag-alala, may paraan dyan. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo kasi dati yan din ang problema ko, paano makapag-deposit, wala akong credit card kasi mahal makapag-ano ng credit card. So, dito muna tayo sa ano. Unang-una, mag-open ka ng trading account sa Forex broker. So, ang kailangan mo, na yung magandang broker na trusted at meron dito sa Pilipinas. At itong broker na to ay meron dito sa Pilipinas. Nagse-seminar sila sa buong Pilipinas, umiikot sila. At pag nag-register ka, tuturuan ka nila. Tatawagan ka, i-guide ka. Kung may tanong ka, makapagtanong ka. Kasi mga Pinoy, di tulad ng iba. Mga foreigner, mga Amerikano, ganyan. So dito, nakita nyo dito, Forex broker, click nyo lang to. Open account and get free $30 to start trading. So mag-open ka pa lang ng account, bibigyan ka na ng $30 o ano yan, mga 1.5 pesos yan na pang practice mo, pang trade mo. So click mo lang yan. Pag-click dyan, ayan, lalabas to. Open demo account. Itong demo account, ito yung ano. Ikaw mamimili kung magkano yung virtual money nasa balance mo. Pero hindi totoo yun. Parang practice trade lang. Pero parehas lang yon na magte-trade ka ganun. Pero ang iba lang, hindi tunay na pera. Dito naman sa start with 30, free. Live account na to. Tunay na pera na to. Kung mapalago nyo to, kasi ang trading ay business din eh. At mawi-withdraw nyo yan. Dito sa demo, ano lang yan, parang play money yung tawagin. So, ang kailangan dito sa $30, yun lang. Mag-submit lang kayo ng valid ID at document. Proof of address yun. Yun lang. Valid ID at proof of address. Hindi nyo kailangan mag-deposit pa dito kasi may free. Dito naman sa demo account, kung ayaw nyo pang mag-submit ng ID, o nang ano, open lang kayo dito. Hindi nyo kailangan mag-submit ng ID at proof of address dito. At makapag-demo na kayo, makapag-practice na kayo. So, dito tayo kasi expect natin na meron na kayong ID at ano, click nyo lang to. Tapos, so, yun, fill upan nyo lang, yan, first name, last name, language nyo, ganyan. Hindi na ako mag-fill up kasi may account na ako, ha. At yan, kumpletuhin nyo dyan dito sa taas, sa personal details. Tapos, dito naman sa trading account details, MT4 lang kasi yun yung gamit natin yung platform na pang trade. At mamaya, papakita ko yun sa inyo kung ano yung MT4 na yan. MetaTrader 4 kung tawagin. Sa account type, ilagay nyo, suggest ko sa inyo, micro. Kasi nga, nagsisimula pa naman kayo eh. Beginner lang eh. At maliit lang ang puhunan. Halimbawa, deposit mo lang ay $50, ganun. O kaya, $20. Kasi ang minimum deposit dito, alam ko, $5 yata or $10.
Kasi wait, tingnan natin. Basta masama ganyan, mga $20 ganyan. So, importante dito ta sa micro, para kahit maliit lang ang galaw ng price ng market, pwede rin tayong kumita. So, proceed lang kayo sa step 2. Kumpletuhin nyo lang. At makumpleto nyo yan. Sige, magsasample lang tayo. Para makita natin sa step 2 talaga. So, sample lang ito. So, lagay nyo yung cellphone number nyo. So, ayan, naka already registered na, gagamit ako ng ibang email. So, micro, MT4. So, importante ilagay nyo yung cellphone number nyo, kasi kukontakin kayo ng XM, tatawagan kayo, at kung may tanong kayo, pwede kayong turuan nila. At kung may seminar na malapit sa lugar nyo, yun, makaka-attend kayo, i-inform nila kayo. So, ito, kumpletuhin lang natin ito. Philippine City. No. Kaya na natin na. Dito, ano lang to? Kahit ano niya ilagay nyo dito. Ano naman to, parang profile nyo lang eh. So, ganyan. Ganyan. Lagay nyo yung password nyo. Tapos, password ulit. At tandaan nyo yung password nyo, yung ano, kayo lang nakakaalam at hindi nyo malilimutan. Okay lang naman pag nalimutan, makapag-request naman kayo ng bago. Kailangan ng email nyo. So, check nyo lang itong dalawa. Open. Oops. Account bonus. Check nyo yung ano. Yes, I want to receive bonus. Kasi nimba, pag nag-deposit kayo ng $100, may bonus yan na minsan 50%, 20%. So, pag deposit kayo ng 100, magiging 150. Ganun. Select kayo ng ano nyo. Currency. USD. US dollar na ilagay nyo. So, open. Real account. So, yan, makita nyo, congratulations, open an XM Real account. So, pag punta lang ako sa email ko, ha, wait lang. Ayan, andito na ako sa email ko. Makita nyo, magsisend sa'yo ng email yung XM pag nagawa na yung account nyo. Bali, confirmation email. So, dapat na ilagay nyo yung email ay nabubuksan nyo kasi dyan kayo kukontakin ng XM eh. Dyan sa'yo mag-email eh. So, ito, XM. Welcome to XM. Click nyo lang yan. Tapos, confirm email address. Ayan. Nakalagay dyan, congratulations on opening an XM Real account. Your MT4 ID, yes. So, yan. Ito yung tatandaan nyo yan. Sa bagay, nasa email nyo naman to. Isisend lang sa email mo. Pero, kung mas magano, isulat nyo rin sa papel, lagay nyo sa wallet nyo. Kaya screenshot nyo sa cellphone nyo, nakasave yung picture, ganyan. Tapos, check natin ulit sa email. Ayan, makareceive ko ulit ang email ng XM. So, ayan, makalagay na, thank you for choosing XM. So, nakalagay dyan yung ano, MT4 ID nyo. At, yung server, Real 22 sa MT4 platform yan. So, mamaya, titingnan natin yan. Babalikan natin yan mamaya. Diretso tayo dito. So, login nyo lang. Nakalagay nyo dyan. Login nyo password nyo. So, ayan. Ngayon, andito na tayo sa ano. Dito na tayo sa account mo.
Ngayon, nakalagay dito, trading bonus, claim your $30. So, hindi pa siya nakalagay. Dito, zero balance pa tayo. Kasi, kailangan i-validate mo yung account mo. So, pipindutin mo yan. At, you have not upload any documents. So, scroll nyo lang dito sa baba. Andito, proof of identity. Browse nyo yung ID nyo. Halimbawa yung sa akin, ganyan. Tapos, upload your documents. Tapos, bababa ulit yan. Proof of residency. Browse nyo. Halimbawa sa akin, may ano ako. Globe bill ako eh. Bill ng Globe sa akin yan. So, upload. Documents uploaded. Naka-check na. So, okay na. So, okay na. Balik tayo sa my account. So, dito sa iya. Ano? So, nakasubmit na yon. Bale, mga 2 days or 3 days. I-review ng XM yon. Kukontakin ka nila. Hindi, i-email ka nila na na-verify na yung account mo. At marireceive mo na tong free $30. So, nakalagay na dito 30. At pwede mo nang i-trade. So, ngayon, pag ganun na, activated na yung account nyo, gagawin natin, kailangan natin mag-download ng MT4 platform kasi doon tayo magte-trade. Para makita nyo kung ano MT4. Punta na kayo dito. Pag nagka-login kayo, punta kayo sa platforms. Yan. Tapos, MT4 for PC kung computer gamit nyo or for Mac. So, pwede rin to sa cellphone, smartphone. Yan, MT4 for iPhone, Android. So, dito tayo sa PC kasi mas maganda dito. Mas marami kang magagamit na kasi sa cellphone medyo mahirap. Mahirap yung mga pindutan, mga mas madali sa computer talaga. So pindutin niyo lang MT44 PC, yan. So lalabas yan dito sa baba. May download yan diyan. Yan. So magda-download yan, i-install niyo lang yan. Bubuksan niyo lang naman yan ganyan. Tapos i-run niyo. Tapos minimize ko ito para makita nyo. Ayan, agree lang. Tapos next ka lang ng next dyan. So hindi ko na ini-next yan kasi nga meron na akong na-download ko na yan at ito yung sa akin. So pag na-download nyo na yon, lalabas na dito sa desktop nyo. Bubuksan nyo lang ganyan. Ito yung mag-loading ha. So, halimbawa, ito, real account ko. So, makikita nyo, maliitan lang din ako. Equity ko ay $82 lang. Mag-deposit lang ako ng $50 nung nakaraang linggo. At may bonus na 25, bali naging 75. Tapos may profit na ako ng $7. So, kaya 82 ang total. Makikita nyo dito sa baba, yan, yan. So, ito naman, ito yung trade ko. So, kung makikita nyo, yan, kakaiba yung ano ko, chart. Kasi may ginamit ako indicator dyan. Pero pagka-login nyo talaga sa ano, wait lang ha. Para, klaro, ilalag out natin to. Kasi nga, may email yung XM dito. Para makita nyo, step by step talaga to na ilalagin nyo sa server na to. So, paano ba i-log in dyan? I-log out ko muna to, ha? Files. Log in. Walang 22 dito, eh. Wala. So, balik tayo, eh. Kaklose ko muna yan. Okay, ganito. Hindi ko na i-ano yun. So, pag nabuksan nyo yung MT4, ganito ang forma nyan. Yun nga. Ganito nga. Ulit tayo ha, ulit. Medyo na ano ako doon ha. Ang forma nyan ay ganito, apat.
Ayusin ko muna. At nagulo. So ganyan ang forma niyan, apat. Iba nga lang ang kulay ng charts kasi nilagyan ko ito ng indicator. So ang gagawin nyo, dito kayo sa ano, file, log in to trade account. Tapos makita nyo log in. Ilalagay nyo itong yan, yung MT4 ID nyo. Yan. Kopyahin nyo lang, tapos paste nyo dyan. Tapos lagay nyo password nyo. Tapos yung server, makita nyo dito, ito, XM Global Real 22. So sa akin kasi 23 itong akin. Ito ako sa server na to. Kaya sa inyo dapat may 22, may 22 yan sa inyo. Kasi pag nilagin yan dito sa 23 o sa 20 o sa 2, hindi kayo makaka-login diyan kasi sa server 22 lang talaga kayo. So andito ako. So ano, yan ang login. So open tayo ng ano. Yan, i-pull chart natin. So ito lang ganyan. Ito yan yung pang-pull. Pull view. So open ako ng bagong ano. Open ako ng bagong chart dito lang sa gilid ito. Example na lang ito ano. Forex micro, Euro EUD na lang. Bakit micro? Kasi micro ang account natin. Bakit hindi lang dito sa ano? Euro USD ganyan. Bakit kailangan pa Euro USD micro? Oh, ito Euro USD micro yan. Bakit hindi na lang Euro USD? Kasi micro account natin, hindi tayo makapag-trade diyan. Dito tayo sa micro. So, ganito ang forma ng ano, pagbagong chart, ganyan forma. Ang gagawin nyo lang, kung ayaw nyo na yung grid na yan, right click nyo lang, tapos tanggalin yung grid yan. Tapos ilipat nyo dito sa, kasi ano to eh, bar charts to, ilipat nyo sa candlestick. So, lakihin nyo ng konti yung mga bars, ganyan, para makita nyo, itong plus na dito sa taas. So, makita nyo yan. Ganyan yung forma nya. Ganyan. Pero normally na makita mo talaga, green ang pataas, pula ang pababa. Right click nyo lang yan, properties, ganyan. Tapos, bar up, green, bar down, na ganyan yung pula. Tapos, bull, gawan yung green, kasi yun yung balikatawan niya, ito. Tapos, beer candle, pula, okay. So, ganyan na ang forma. So, yan na ang forma ng chart natin. Plus minus lang kung gusto niyo i-zoom. Ngayon, andito yan default sa 1 hour. So bawat isang candlestick niyan or bar 1 hour yan. So elbow ito, 2, 3, 4, 5. So 5 hours galing dito hanggang dito. Pwede niyo gawing M5 or 5 minutes bawat candle o pumunta kayo sa day 1, bawat isang candle ay isang araw. So, default 1 hour. Dito tayo sa 1 hour. So, itong paliwanag ko sa inyo. Halimbawa, may $50 kayo. Halimbawa, $30 kasi yun yung bonus. Ang gagawin nyo doon, kasi micro account lang tayo. Ang trade natin dito tayo nakasarado yan. Pipindutin nyo lang araw na to. Yan, lalabas yan. Yan yung mag-sell ka or mag-buy. So, example lang natin dito. Nakita natin ganyan, ha? Uptrend siya. Uptrend siya. Pag nilagay mo dito ang one lot, lot ang tawag nito. Ang ibig sabihin niyan, trade size. Yan yung gano'ng kalaki ang trade mo. Ilang lot, ganyan ang tawagin. So, sa micro account, ang tawag naman sa diferensya na to, halimbawa, ang presyo sa sale ay 1.5159, sa buy 1.5163. So ilang pips? Pips ang tawag diyan or points. So apat na points, 4 points 'yon. So mataas 'yan. Pero dito sa Euro USD, sige, lipat natin sa Euro USD ha. Para mas maganda. Euro USD micro. Tanggalin natin yung grid. Properties natin. Ngayon ating pula at green. Okay. Lakihan natin.
Click natin to para lumabas. So dito 1806, 1808, so 2 points lang, 2 pips kung tawagin. So kung ang trade mo is 1 lot, ibig sabihin yan, bawat points $1 ang magiging panalo, magiging kikitain mo or magiging lugi mo. So pag nag-trade ka ng 1 lot, diba difference ay 2 points. Pag nag-buy ka ng ano, nag-buy ka, may difference ng 2 points yon. Ang tawag doon spread. Yun ang commission ng broker. So may spread ka na agad, may talo ka na agad na spread ka na agad na $2 kasi $1 pero no. Kaya malaki yon, hindi natin ano yon. Sa kasi ang rule kasi pag nag-trade ka, 1% lang ng account mo, $30 lang yung account mo. So, hindi ka pa nakapag-trade, bawas na ng inong percent yun. Basta, $2 sa $30. So, hindi na 1% yun. So, ang gagawin natin, kwentahin natin, magkano ba 1% ng $30? Kasi pag 100, 1%, $1. Pag 50, 0.5. Hindi pag 1% ng $30, 0.3. So 0.3. So lagay natin. Wait lang. 0.1. Sa 0.1 kasi bawat 10 points 0.1. So sa $1 bawat 10 points $1. So hindi, mali pala ako, hindi $2 ang spread. 0.2. 'Yon. Kasi sa 10 points $1 sa 1 lot. So dito tayo sa 0.1 lot, ang spread niya na ay 2 points, so 0.02 ang spread o commission ng broker. So kung ang target profit natin ay 0.3, tapos ang target points natin ay 10 points or 10 pips. So magte-trade tayo ng 0.3. Pag na abot natin ng 10 points sa 0.3 na ano, magkaka-profit tayo ng 0.3, 1% ng account mo 'yon. Pag natalo naman, 1% lang din ng account mo, 0.3. So halimbawa ito. So halimbawa na lang, ibabay natin 'to kasi pataas naman siya. 0.3. Sabay tayo. Ayan. Ito yon, USD Micro. Nakakita nyo, negative agad, 0.6. Pero, bumaba pa ng konti, naging 0.1 na. Kasi ang spread yon, 0.6 ang spread nun. Kasi 0.3 times 0.2 times 0.02 kaya 0.06. So ayan, may spread na. Ngayon, pipindutin mo lang dito yung target mo na profit, target na loss. Ito, pipindutin mo yan, set mo sa 100, plus 100. Ibig sabihin ng 100 points, 10 pips yan. So mali na naman ako, hindi pips yon yung sinasabi ko ano. Pag dito sa ano, nakaset yun ng 100, 10 pips yon. Basta tandaan nyo, pips yon, pips. So, click nyo lang dyan, tapos pindutin nyo. Hintay nyo lang mag-loading ha. Medyo mahaba tong video natin, niniluwanag ko rin kasi sa inyo. Mag-disconnect tayo. Ulit. Mag-disconnect. So, ayun. Naka-ano na. Ayan, nakaset na ang ating... So, pindutin natin to para matras dito ng konti. Ayan, nakaset na yung take profit. So, kulang pa. Nakalagay. Nakalagay dito, 7 pips lang. So, iangat pa natin yan para saktong... yung profit maging saktong 0.3. Tapos... yung pips ayan, 99 pips or 99 points, basta parehas lang yan, 9 pips points,
sa sundin mo yung ginawa mo. Tapos ito, sobra ng ano, 12 pips yan eh. Iangat nyo lang ng konti para maging sakto na 0.3 yung profits nyo. So, huwag nyo nang tingnan yung pips, yung profit na lang yung tingnan nyo. So, yan. Pag bumaba yan hanggang dito, lugi kayo ng 0.3. Pag tumas naman hanggang dito, kita kayo ng 0.3. Pero hindi lang yan yun. Hindi lang 0.3 ang pwede nyong kitain. Kasi sa Forex, unlimited ang pwede nyong kitain. Di tulad ng binary option na kung magkano tinaya mo, yun lang maging panalo mo. 90% pa, may charge pa, may lugi ka pa ng 10%. Halimbawa dito, lipat natin sa day 1. Kung ito, halimbawa, dito ka nag-buy. Ang stop loss mo ay dito, 0.3 lang. Tapos yung take profit mo ay andito. Andito sa taas. So example na ha. Ito, taas natin hanggang dito. Ayan, ganyan kataas yung target profit mo. Ito lang yung itatalo mo. So halimbawa, bintahin natin yan. Pindutin nyo itong plus na to. Parang plus. Parang crosshair. Parang tutukan. Tapos, idiin nyo yung mouse nyo. Tapos, silain nyo pataas. Makakita nyo. 1,942 points. Ang equivalent nyan, 190 pips. So, ang 10 pips ay 0.1 sa 3. Ako ay 10 pips ay 0.3. Ang 100 pips ay 30. So, magkano ulit yan? Lagyan natin 200. So, ang 200 ay 60. Tama? Ang 10 ay 0.3. Ay, mali. 10 ay 0.3. 100 ay 3. 200 ay 6. 60 naman. Sobra mali na naman ako. So, ngayon, $6 ang pwede nyong kitain dito. Ang nakataya lang ay 0.3 lang. So, ganun, unlimited. Gusto nyo mas mataas pa. Kayo nang bahala. Tuturuan ka ng XM dyan. Isi-seminar kayo. Kaya mag-register lang kayo sa broker na platform na tuturuan nyo. At ganun lang. Susunod ka na video, tuturuan ko lahat. Paano dito? Marami pa dito eh. Sa MT4 na to, tungkol sa mga indicator, ganyan. Kung may tanong kayo sa akin, chat nyo lang ako sa Facebook o kaya sa Skype ko. Ito, Skype ko dito lang sa Skype. Mas madali. O kaya sa Facebook. Yung Skype ko naman, Bibiano Suarez Jr. Andito rin yung nakalagay sa video description. So, yun lang. Subscribe na lang kayo sa YouTube channel ko at mag-upload pa ako ng maraming videos pa sa trading.